Farmers meeting. A few moments later. Pagdating po sa farmers meeting, sa kabila ng incident tayo, sa bahay, sa pagkita, para magdating sa meeting ng Sunday ang lumating dito. Nagpapasalamat po ako muna sa ating moderator dito si ang nalalagay sa sumagot si Ma'am Sila. Ang pangalan niya, Asila. Asila. Nagpapasalamat din po kami sa pagdalo niyo po dito sa ating pag-ibig. Kung saan, palakay po natin sa pag-ibig at pag-ibig. Una-una po, ipapakilala po na po ako. Ang kumpanya po natin, si Grandi Aromatic Incorporation, may-ari po nito, Pilipino. Ang main office na po sa Pangta Divisiga sa Kapitangan. Ang planta na po sa Pangasinan. Dito sa Bicol, ang bodega po natin o warehouse sa Kapulnaga. Yung dalawa lang naman po kami dito sa area sa Bicol. Yung aking area sales manager na si Marlon. At siya kasama kami. Bago po ito sa inyong paningin. Ayun po. So yan po ang itsura nga ng ating abono. Kompleto man po ang abono natin. Meron po tayong complete. May urea. Yan po yung urea. Meron tayong 2100 na abono. Meron din tayong 6020. Saka meron din tayong 0060 na pagkakas. Pwede sa gulay, sa mais, sa paroy, sa putas, pwede sa ornamental plants, so lahat po sa pwede sa ating abulo. Sa tao po ba? Sa tao. Ay, mga payato. Ay, pwede sa mga payato. Ayan dyan po, ito kita dyan. May tanong po ako, bakit kailangan po pala natin na mag-apply ng abono? Acidic ng maray ang daga. Lutin ng maray. Madam, bakit kailangan? Kasi sir, masupla yan ang pagkakula. Okay, masupla yan. So, pagkakula, pangangayipin ng sabuya paro. Ya, para magtabang po sa endo na patagdago na so sa pag-abuno may punong klase po kung nakita ng beses nag-apply ng abuno kamo po tulong beses o tulong beses ka po nag-apply walang nani po walang nani wala kuminsan po nani pang-achit na sana sa aga abuno na
talaga sa mga ibang pampakain. Minsan ano dala, minsan nadidili ang budget, di kita nakakaptain nga po. Ano po, minsan, talagpas na sa tamang pag-apply ka ng abono. So, kita po kahit po, pwede at maaari, tamang pag-aabono, tamang kahit po na i-abono. Kailang tako, kada kaya lang siyempre, nadidili nga yung budget ko ma. Man, nandun man sa kalendaryo, 10-15 days, maaari na yan. Kailang nabot si Kwarta, siya by 10 na. Lagpas na po sa pag-aabono. Dapat tamang ang tulong klase na pag-aabono itong ginagod na basal application. Ang basal kahit na estudyo, pinaka-basal bago magtanong, nag-a-apply na ng abono. Yan po talaga ang pinaka-basal. Kaya lang kung yan po baga, dahil ang aparap na ng basal, mga 10-15 days na yan ang basal. Ito ang tali, bago magtanong, ang basal. Kung baga, bago mag-manfriend, bago magtanong sa agad, ang ihalo ko na yung basal. Pangalawa, itong sinapot na side-tracing ako dito. At tapos, side-tracing ako dito. Ini po 25 kilos na abono tapo, pang tapat po siya sa 50 kilos na abono. So, anong pagkakaya ba po kaming hyperbrand fertilizer sa kumpara naman sa ordinaryong abono tigagamit na po? Ordinaryo. Maliban sa kilo. Tapos, ordinaryong abono po kaya 50 kilos po ito. Hindi po, 25 kilos na lang. So, ordinaryong abono po, may halo po itong gypsum. Ang gypsum po, yun po yan sa sinakakapasilig sa daga. Yun po yung iba, mga ikadata ng tigagamit, so, asilig ng maresot sa tuluyang daga. Tapos, ang gypsum po, kung papansin mo dito sa umay, yun po yan sa mga nagkikinikislap. Mga nagkikislalay. Tapos ang gypsum po, yun po yan sa tigaharo sa semento para magtagas. Yun po po siya ako dito sa ordinaryong abono. Namayo po dito. Wala po. Ano mo kasi sa linagyan ka to? Tiglagan po ka to yung gypsum para magputit, para magbilog po yung granular na particulate na abono. Pag may po kayo katuyo, putit na ito, na ibang magbilog. Nilagan nila yung gypsum para magbilog, para bilog, para madaling na ito. Pero, napag-put po yun yung pag-acidita nila. Hindi pong abono ta, na 25 kilos, may na po siyang halong gypsum. Ang ipinalit po, organic base po siya. Ito hinapod na polymer coating po siya ng organic base. Hindi na po siya nakaka-acidic sa daga. Ito po 50 kilos na abono, 65% po kay Toyo, gypsum man lang po ito. So, layman po ito kahit kung ano, o daga. So, hindi po, tinanggal na po ito. Pinagintal na po ito sa organic base. Para mailis ang pag-acidic at saka. Demo po, yung sabi yun, pag-apply mo po kunyan yung abono ni, sa aga, kondisyon na si daga, demo po, kumbaga gradual lang na palikit-likit na ibabalik itong kondisyon ka na daga. Sa pag-apply mo nga po, demo nga tayo balik sa daga. Siyempre, kung 10 to 20 years ka po, nag-apply ka po kung dinari yung abono, so, haluin mo po kayo. Tapos hindi pong add abono ta, ikaw po kuning halong neem oil. Ang neem oil po, iyo po yan so ito ang inapon na insect repelling action. Kung baga pinakuha sa lahat ng kirod ka, mga insekto. O, dawa ng mga ulod. Dahil mo siyang insect repelling action. Then, mag-ibig sabihin na, ito ka na ma-spray na yung insecticide. Ibig sabihin, kung nag-atake niya sa pulo, matabawasan, mga pito na sana. Matabawasan ng pito. Kita sa pulo. Siya yung nag-asya kinubos. Siya yung nag-pinaubos na maali na sa kada doon nababos. Hindi na po kung magamit yung iba. Madawa, minahal-mahal ko ta, sir. Saruna sa lang ko yan. Di mas lalong maray. Diyan ano? Iyon po baga. So,
At least ko po siya minimal. Ano po, minimal. Kung pwede rari din taga. Ang kaayunan po kaniyo, sa pag-abot sa ordinaryong abono, so mapapansin po kaniyo si Dahon. Si Dahon po baga malakot sa ang kulay. Malungsi ang kulay. Tapos pababa po baga ang kulay. Pag ikaputan mo po, malungoy ang dahon. Nag-try ka naman ang pag-abot ng paroy. Hindi ba? Hindi ka nag-testing. Pag nag-testing ka po, mahiling mo po yan. Palutay paaro ka yan. Nakaputan po malungoy. Yung sa muya, so mga nagkagamit po kanin, pati rin doon po ang dahon ka yan. Tindugot ang dahon. Tapos pag ikaputan mo, matagas. Pagay po, pagay pa matagas. Pag matagas, then mo siya basta-basta. Paray pag matagas. Eh, yun, tada malog tayo. Tindugon. 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 Pero pag itong paluntay na, paluloy na kaya? Paluloy na kaya. Paluloy na kaya. Paluloy na kaya. So, yun yung mga bunot ha. Tindugon po siya, matagas. Tapos ang dahon niya, matagas pa rin ang ano niya. Pag ikaputan mo siya, rough siya. So, ibig sabihin, pag nag-atake po naman sa insekto, lalo na kung chewing insect, sucking insect pest, pagkagat po siya, matutikuan po siya. Ayan na po siya. Pag din siya nakakakat, siyempre mo nakakakat. So, yan po ang kagayunan po ang abunta. Pag-abot man po sa epekto, tulong si mana agad sa bulan. Alam niyo po. Unlike naman sa ordinaryong abono na 7 to 14 days na lang po baga. So, kinsa niya ni? 15 days. So, yun eh. Tulong si mana hanggang sa bulan. Tapos pagkahalawigon po siya. Iba po kasi ang inabot na so slow release po po lang. So, padikit-dikit lang. Pag-apply naman yan, kung ano lang sukay po ang ganti na lang yung inaldaw, hindi lang po yung overdosing niya. Tapos aga naman. Kumbaga, sa pagkakal, dahil mapupiling umusun sa sarong aldaw sa pagsarong bulan ng pagkakal. Maski sir, maski may tubig-tubig, dahil tubig sa punaw. Dahil po siya basa-basa na punaw. Gawang matubig po siya. Kasi, kung unlike na itong ordinaryong abono, yung release po ito, pag-apply mo po niyan, volatile po ito, nagsisingaw po ito, madali ito magsingaw. Tuya, nag-aaral siya. So, madali o, ang epekto niya. Sa tuya, padikit-dikit sana. Yan po ang mahilig po ninyong maray sa pagkabot sa abono. Opo. Minsan baga, mga 7 days, payelo na ulit. Huwag din lang yung abono. Ining abono ta, halawigon po siya. Na may sisinanis po na siya. Sa saruin na rin po, ang protocol ni po kani, anong nasakop, hanggang 8 sakop abono. Saan sa rong hektar yan? One hektar naman po yan. Hindi ba naman nakapasal na? Pasal ka na kaya sa kanakatap. Anong sir? 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 Iyan po. Anong mag-dosi? Diba ba? Mapasal ka na yan. Kaya naman. Sa bawa kaya tulong sa akong bukit, tulong sa akong urea, supply, pad. So last supply mo, hindi ka magamit na lang yung sarong urea, tapos tawag sa akong pero ano mo kinamay? Kaya nyo po, ano na tako man? Kasi kasi sarong hektar yung primerong punta. Tulo. Duwang kumplit sarong urea. Yan, ikaharap na po nito. Pagsunod na naman, parehas. Diba, nag-apply po kami 17-0-17. So, tapos ang sa tuya po, itong 0-0-16, potasyon. May mga farmers po kaya kami na-encounter na
nag-apply sila ng 0016 eh. Nagahanap pa sila na mag-ring itong paroy. Si dahon. Hindi naman po sumag-ring. Paano po? Tamay naman po tayo siyang nitrogen sa potasyo. Phosphorus. Hindi na po siya mag-ring. Sana yung kasi na 0017 na pag-apply, nag-green. Mag-green po talaga. So, tayo ko, diyan 17% na nag-green. Mag-green po siya. Sa tuya, sa pag nag-apply ka po yung 0016, hindi na po siya mag-green. Hindi naman po kayo buhay. Yan. Ang tabang na po ka itong potasyo para nasa butin ka, paroy. Hindi naman po kayo buhay na mag-green. Maray kung pag dyan po nindo sa kumprada, ang babakalon sa dahon. Hindi mo po baga sa dahon, ano? Diyan ka kipartido, ay magdawon pa makalon. Tuparoy ang mamakalon. Tuparoy na. Kalo yan ang duty. Pag nasubran pong urea, especially sa nasubran urea, nagpapaya pa po mag paroy. Pagpaya, pag mataba po ang dahon, maluya po kayo ng bunga. Sigurado po yan. Kumbaga, pag mataba, mataba ka, ang bunga po, ganitin. Pero, pagpayat ka, ang bunga mo, nada ko. Totoo ko yan, sir. Pagpayat. Ito balat na niya. Lalo na, dako lang. Dako lang, hapi. Kira na ito. Dako lang, sama. Inuhugakan pa yan. Magasa 50 kilos, sarong akbo. Sa moya, kaba na akbo. Sa moya, siyempre na. Manipis na. Booted man. Booted man po siya. May hapon po. Sir, iyan po mag sir booted urea. O itong complete ang klase? Booted man po. Gamos po sila booted. Ah. Iyon po na tingwalat nita. Then, may kami talaga po complete. Kaya complete na kita. Ukura naman yan, sir. Ay, sana lang po. Sir, naman lang. Sana lang po. Sana lang po. Sana lang po. Sana lang po. Pero sir, ang presyo kaya na 25 kapares mang katong 50 taon. Ayaw. Hindi na naman. Kaya kami sir mamilig lang kapares man. Hindi po. Saka sir, makakaminos lang kami pagbayad. Yeah. Ang bayad ni kasir sa kada sa ako, sa 50 kilos, 50 man. Hindi, mabay man, 25. 25 man. 25 man. Ang masakit, naaraman mong ito para uma, para magtutok. Sabi niya, kasi pagtapos sa 50 kilos na ako, dapat niya 50 kilos na lang bayad sa ako. Ay, dahil, mantap. Pirsa ako man, ganyan ko kong layan. Pirsa ako, 25 na lang. So, pwede po. Tapos pa ulit din para paro yung tanong mo. Kasi po, send mo tayo para bahay din yung tumol. Nailangan kami siya nakahiling ni tumol. Nakapuntay ko yung pari ko sa tanong. Pag-uwa niya ng dako, kaya nagpula ko sa tanong. Ang tumol. Sabi nga ni Ken, sabi nga ni Ken, nagpula ko na po. Trabaho ko mga kumbaga, kadaklan ka to. Itong inaapod na pool. Karang po nito itong pool. Bulutin. Sa kadam. Kaputin. Sa kapok. Kumbukin. So, ang pool mo, saro po yan sa perwisyo sa paroy. Ito po, perwisyo po mga yan sa paroy. Ang sarong pool po, kaya niya mag-re-ex 200 to 300. Eggs. Maubon. Ayun. Malilit. Sarong puhol lang po yan. 200 to 300. Eggs. Sa puhol lang po yan. Sa yan, pag nag-iris sa puhol yan. Ayun. Lalo lang, ang puhol po, pinagod na unlimited. Ang sasang siyang kakan. Lalo-lalo na ang salit ng puhol, pinagod po yan. Pero pag nag-iris ng puhol na, magdak-dak. Thank you.
Aking malagang salit. Ang kol po, mga perang metro po ang rarong. Kaya niya magperarong po sa daga. Pagmahin ng tubig, lalo na kung tag-init niya, pangyang tayo. Hanggang perang metro po ang rarong na kaya niya. Sa akong gadget na metro? Hanggang sa ipairarong. Maruluwasan. Pag nagpatubig ka, maruluwasan na kadamot na. Ang kol po, kaya niya po mag-irarong sa daga ng 6 to 10 meters. Araw-araw po yan. Pag niya panahinit na lalinda, mairarong naman sila. Mailit naman, irarong naman. Ito pala yung pagano, lalabot-labot ang mga. May mga lalabot-labot po niya. Hanggang doon sa 6 to 10 meters. May puhol. May puhol. Puhol na. Siyempre ta, naaraman niya na may tubig na presto. Muluwas. Ang puhol po, ang kagayunan kang puhol, kaya niya po kayo magkakangin 6 months. Ibig sabihin, kaya niya kabuhay ng 1 cropping season. Ang 1 cropping season po pagka 4 months, 3 months. Pagkakang paparoy po. Inbred 3 months, hybrid 4 months. Ibig sabihin, may 2 months pa siyang natatada. Dawating ka pa nagtatanong, buhay pa po. Yang pagpatubig mo, buluwasan na po. Yung maluman niya yung bubul, ipotan nga niya to. Alahagat ka, pirang aldaw mo, balik-balik yan sa ulitan. Yaraon na po yan, sa iba po. Paano po din dumaaraman? O po isa'y pumakasin ba? Tatawag po kaning ano? Ano eh, tatawag po ni premyo. Yan po, tawag po premyo. Paano po din dumaaraman kung babae o lalaki ang tuhol? Ay, yuman! Tatawag mo rin po premium in 250. Oh, no, no, no. Kulay, sir. Kulay. 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 Ang lalaki, may ito, ang babae, brown. Ay, ganon. Disay mo. Ang babae, ang babae, ito. Ito. Pag lalaki na, makusyaw. Sir, ito na kayo sa size. Size siguro, gano'n sa size. Size. Yung butaklor, propanil. Yung butaklor, pagpitukan doon, si propanil po,
panggalan sa tapo na doon. Mga dua hanggang tulong dahon na doon. Tulong dahon niya, kaya niya pa kung ano. Anong klase sir na doon? Daw, ano pong klase doon? Ito, mga buildings, mga city, mga grasses. Basta hanggang dua hanggang tulong dahon. Sir, kaya pa yan? Ganda ng itong kahoy-kahoy? Iyo po. Basta 6 to 8 days po ang pakatanong. 6 to 8 days lang po. Kaya tong po niya? Kaya niya po. Pero pag after 6 to 8 days, tapos may unang tubig. Mas magayang po, mamasa-masa lang. Ang uma. So, pinaka-based timing ko application ko nga niyo, 7 days. 7 days, 1 week. Pag 7 days, pili ka lang po. Hindi po, kung may nakalusot na duot, pwede naman masagit may duot. Lalo-lalo na kung nawala ang tubig. Nangalang pa kayo, spray mo dito. Hindi ka nakapa-tubig. Nawala ang tubig, yan ang inin. May nakalusot ng duot. Ikaw man po kitaning kumbi. Ang kumbi po, panggadaning duot man po yan. Tapos na klase man na duot. So, tika-apply po niyo mga 15 to 35 days na po ang pahoy. Tika-halo po niyo. Halo po nito niyo. Kumbi, saka inin mo ispan. Ang pinakamaganda yan, ihalo po nito natin sa baldo na may tubig para po halo-halo bago ipas sa napsak. So, inin po, pwede po niyo spot application. Kung sa'yo lang po sumadoon, wala po nito na medyo may kamahalan na kanina. Darata ko lang ang budget, tawag na muso ko na. Pero kung duman lang maduot ko naman, ito makalang. Spike. Ini po, may duwang klase po kita dito na hyper. Huwag po nito hyper acidity, ano? So, hyper na foliar fertilizer. Ano po? Duwang klase po kita, may green sa kamay uri. Kompleto man po ni na NPK. May nitrogen, phosphorus, potassium. Naigwa sa granular na abono. Kung gusto po nito magbawas ni abono, hindi mo ka magamit ka ni 2 litro. Bawas ng sarong sako. Bawas sarong? Bawas sarong sako. Nagamit ka na ng 2, tapumpas ng sarong sako. Abono. Pwede po, ang kagayunan ka ni kumpara sa granular na abono, iba po siyang micronutrients, iba po siyang hormones. Kung growth hormones, ako po kahit ay masyado naglangkaw, ano? Kaya siguro dahil mga pilot ng growth hormones. So, may kaman po siyang sticker. So, sticker pa nag-spray, nag-uran, may sticker po. Hindi siya basta-basta na. Mas maganda sa foliar, kasi direkta po siya sa dahon. So, direkta sa ang dahon po baga, anong oras po nagbubukas ang stomatak ang dahon ka? Gawin po din. Ini pong hiker na green, tulog panok po din din, sarong karga sa sprayer. Ano po? Ang sarong litro po kanipang po may price. Ano po? Ang days po kanipang mga 15 to 35 days na po. Tapang po kanilyo para mabilis na magkumpara sa paroy, para maglalabas yung gantong ng paroy, magtagas ito yung hawak ng paroy, si dahon niya magbirte. Yung pagtama na ito. Sir, kayo nag-expire? Ayun yan, sa pagkala nag-expire na ang 3-5 years ang experience. Ang arugin, sir, huwag ako dumapain yung pinagpapain. Dapat hihilin mo na po kami kaya, parang ikaw kami kaya. Ini kita buat tapi itu. Jadi kita lakukan itu dengan sah.
si Pumbus. Mga itong inabot ng lip light, bed light. Tugapos na klase nagpupuro sa dahon, sa hawak ang baboy. Iba man po kita ni nga Seren. So, hindi pong Seren, may namin fungicide po siya. Systemic fungicide po siya sa curative fungicide. So, una ang tabi, ano? Especially itong rovirus. So, tinanong po siya, na-dive na mag-spread out itong rovirus. Kaling Seren. So, samong sachet po kani pang tulong tarjeta. Ini po karta para po dito man sa nag-uuban-uban na baroy. Itong inaabot na nagkakaiba ng dead heart na inaabot. Kung maganda na puti ang nagbusok na siya, kaya nagpunto na. So, pag tinanggal mo po kaya ituyo, duman sa tao po kaya ito. May nag-uuban na ito na duman. Nag-hatch po ituyo. Ang nagluwas po duman itong stem borers. Na inaabot. Pag napabayaan mo po yan, ang kaya niyang atake is 25%. Ini pong lambda, 2 to 3 hectares.
950. Matipid lang ako sa kira-renta, halos 300 plus lang. Sir, ano, ang duwang sapa ito, puro one car na o ano-ano? Ay, ano po yung sapo pang Yeah.
Picture taking with farmers. Thank you for watching.